parang ano, parang ginagano yung pinagsasama-sama ganun na parang tinutulak, ramdam mo. Hi guys, welcome back to my channel. So kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Kate at gumagawa ko ng random videos kahit saan at kahit kailan, kung kailan kumatripan. So para sa video na to, ikikwento ko lang sa inyo kung bakit ako nagpa-brace, masakit ba, magkano ba, sasagutin ko yung mga most common questions na tinatanong ng mga tao. So kung interested kayong malaman, just keep on watching. So story time muna tayo, bakit nga ba ako nagpa-braces? So wala naman talaga sa plano ko yung magpa-braces kasi alam ko naman na masakit siya, ang daming sasabi masakit, tapos dagdag gastos lang, bibigyan ko lang ng pahirap yung sarili ko. Pero bakit nga ba ako nagpa-brace? Ganito kasi yun guys, yung wisdom tooth ko is masakit siya nung tumutubo. So sabi, pina-check ko siya sa dentist ko and sabi nung dentist ko, kailangan ko daw munang magpa-x-ray para malaman kung ano ba yung position nung wisdom tooth ko and kung kailangan ba siyang bunutin. So medyo tamad kasi ako sa mga ganyan. So hinayaan ko muna, then after some time, sabi ko, sige na nga, pupunta na nga ako ng dentist and magpapa-x-ray na ako. So yun, after magpa-x-ray, sabi nung dentist, okay naman daw yung wisdom tooth ko, pero parang nababalutan siya ng gums. Gets nyo ba? Parang halimbawa, ito yung ngipin ko, nababalutan siya ng gum. So, may tendency na mapasukan ng pagkain, ng karne, ganun. And sasakit siya paglipas ng panahon. So, sinuggest nung doctor ko na i-operate daw siya, which is worth 6,000. Nung una, nag-aalangan talaga ako kasi sabi ko, baka hindi pa naman kailangan. So, tinanong ko si doc kung kailangan na ba. Sabi niya, okay lang naman daw kahit hindi muna kasi medyo mahal pang araw. So, yun nga. So, nagtanong ako, dahil nasa dentist na rin ako, gusto ko lang malaman, baka may kailangan pa akong gawin sa ngipin ko and all. Saka birthday ko kasi noon, so sabi ko, para pa-birthday ko na rin sarili ko yung healthy ng ngipin. And yun, sabi ko, Doc, paano ba, may problema ba sa ngipin ko bukod dun sa kailangan i-operate or tanggalan ng gums yung wisdom tooth ko? To sabi niya sa akin, pinakita niya sa akin yung x-ray. Ang sabi dun sa yung x-ray, kita mo talaga na may gaps yung lower teeth ko. Yung lower teeth ko, hindi ko sure kung makikita nyo, pero may gaps kasi siya. And sabi din nung unang dentist ko na pinuntahan ko, kulang daw ako ng isang ngipin sa baba. So, kaya siya may gaps. Hindi ko sure kung nabunot ba siya before, hindi na siya tumubo, or sadyang kulang lang siya. Pero nga, kulang siya ng isang ngipin, so may mga spaces na yung ngipin ko. And alam ko na siya before, pero parang ayoko magpa-brace kasi sa baba lang. May pinagawa siya sa akin, tapos sabi niya, deep bite daw ako, or hindi ko sure yung term, pero deep bite something. Parang, alam nyo, pag kumakagat kayo, di ba dat ganyan? Pero anong nangyayari? Ganyan. Parang, nakauna yung ngipin mo, ganun. Parang ganun yung ngipin ko, kaya sabi niya, kailangang i-brace yung taas and yung baba. Let's go na sa pagsasagot ng mga most common questions nyo. First question is, bakit ka nagpa-brace? So, nagpa-brace ako kasi nga sinuggest nung dentist ko. Alam nyo guys, hindi naman kayo i-brace kung hindi naman kailangan. So, kung arte-arte lang yan, medyo mag-alangan na kayo kasi hindi rin kayo papayagan ng dentist nyo. Ano yung requirements kapag nagpapa-brace? So, kapag nagpapa-brace ka, kailangan mo nung dental x-ray, or hindi ko sure kung ano yung tamang term, pero dental x-ray siya. Kailangan makita ng dentist yung x-ray ng ngipin mo para malaman kung ano bang gagawin sa ngipin mo, kung ano yung to-dos and kung ano yung mga dapat i-expect. So, i-explain yun sa'yo. Kasi kapag walang dental x-ray, parang medyo nakakapag-duda. Kasi paano malalaman ng dentist mo kung ano yung alignment ng ngipin mo at kung paano siya itatama kung wala kang dental x-ray? So, magkano yung dental x-ray? So, sa case ko, kasali na siya dun sa amount ng pagpapabrace ko. And kasama na din yung ortho kit dun sa amount. Kaya medyo hindi ko alam yung sagot dun. Next question is, magkano ba magpabrace? Yung braces ko is 40,000 siya. So, 10,000 yung down payment and 1,000 monthly yung babayaran ko
mahal ba? Hindi ko alam kung mahal siya, pero pag nakikita kasi ako ng mga Q&A ng braces, parang sinasabi nila is around 30 to 50k. So yun, metal braces kasi to, feeling ko siya na yung pinakamurang kind of brace. Mas mahal kasi yung ceramic brace, pero mas maganda siyang tingnan kasi hindi siya halata. Anong kulay ng rubber mo? Yung color ng rubber ko is violet, kasi violet yung favorite color ko. Light violet siya kasi hindi ko alam, parang feeling ko kasi pag nag-black ako or nag-dark, feeling ko baka magmukhang tinga. Hindi ko sure ha, pero suggest kayo sa baba ng magandang kulay ng rubber. Pero ako feeling ko lagi na lang ako mag-violet or clear, depende sa trip ko sa buhay. Pero yun nga, violet yung kulay niya ngayon. Yung pinaka madalas tinatanong ng mga tao, which is kung masakit raw ba. Oo, masakit siya, pero hindi siya yung sobrang sakit. Bearable yung sakit niya. Yung sa case ko, nung pagkakabit ng brace, hindi naman siya masakit. Nung kinakabit, hindi siya masakit kasi nilinisin muna yan taasan baba. Then, papastahan yung mga kailangang pastahan. And then, yun nga, ikakabit na yung braces. Pero, hindi pa siya masakit nung una. Medyo nakakailang. Kasi alam niyo yun, yung pakaramdam na parang may harang yung ngipin nyo. Na parang, ganun nga, may harang yung ngipin nyo. Tapos, hindi nyo masara agad. Parang, nakakailang. Pero pag nagtagal naman, okay na. Masakit siya sa kinabukasan. Medyo masakit siya. Ramdam mo kasi na parang, parang ginagano yung ipin mo, pinagsasama-sama, ganun, na parang tinutulak, ramdam mo. Pero, bearable naman yung sakit, and after a few days, nawala rin naman. Sa akin, siguro mga after 3 days, nawala na rin yung sakit, and hindi na talaga siya sobrang sakit, sakto lang. Natanggalan ka na ba ng bracket? Opo, natanggalan na po ako ng bracket. Nagpa-braces ako is January 2, and then ngayon is January 21. And yun nga po, natanggalan na ako ng isang bracket kasi habang kumain ako ng Chicken Joy, sobrang crispy ng Chicken Joy, natanggalan ako ng isang bracket. Isang bracket pa lang. And yun nga, pag natanggalan ka ng bracket, may additional yung pakabit. So, medyo ingat-ingat lang tayo sa pagkain. Ganun. Sa bracket. Kasi may dagdag bayad. Unless walang dagdag bayad yung pagpapakabit nyo ng braces. Yung bracket. Last question. Meron bang mga pagkain pinagbabawal kapag naka-braces ka? Wala. Walang pagkain na pinagbabawal, pero depende pa rin sa'yo. So, first days mo, siguro kailangan mo lang mag-soft diet kasi syempre hindi pa sana yung ngipin mo sa setup na may mga nakakabit and nagpupul sa kanya and ganun. So, medyo masakit pa, hindi ka makakunguya ng matigas. Pero pag nagtagal na siguro after a week or so, makakain mo na nung normal yung mga pagkain na kinakain mo ngayon. Actually, kumakain nga ako ng kumain ako ng apple ng isang araw. Hindi ko siya hiniwa, ha. Yung literal na ganun. Yung kinagat ko talaga ng apple. And fortunately, wala namang natanggal na brace. So, yun. Pwede mo naman kainin. Depende na lang yun sa'yo. Choice mo pa rin naman kung kakain ka ba ng mga gusto mong pagkain or hindi. Pero yun nga, ingatan mo na lang kasi baka matanggalan ka nga ng bracket. So yun nga guys, yun na lang muna yung para sa video na to. Kung may mga additional questions pa kayo, i-comment nyo lang sa baba at gagawa natin to ng part 2 kung kinakailangan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko at hit nyo na yung notification bell para maging notified kayo sa lahat ng ina-upload kong video. So yun nga guys, thank you for watching and have a nice day. Bye!